sa Skyway, sapagkat ang kontrata nila... Pero Skyway lang, sir, yan na. Oo nga, pero dapat pagkasunod. Dahil ang kontrata nila sa mga tao, mabilis ang daloy ng trapiko. Kaya nga nagkaroon ng Skyway. Mabilis, good. Pero ngayon, nangyayari, kahit halos anong oras, maiban siguro sa madaling araw, ay napakabagal ang trapiko in both directions. Dahil lang sa construction ko. Naintindihan ko yung construction doon, no? Ang improvement. Pero just like in fingers, pag bumaba ang kalidad ng yung servisyo, dapat ibaba din yun. Sir, so okay na po ba kayo doon na 23% sa Skyway lang yung babahin din? Dapat pati sa SLEX ibaba din. Kasi sa SLEX, grabe din yung traffic doon. Sa Skyway, hindi masyado habang nandun ka. Pero pag bumaba doon sa SLEX, doon, nag-build up yung traffic hanggang maglampas ang magbilang. So, hindi pa sapat? Hindi pa sapat yun. Dapat babaan pa nila. Although, nakikita ko hanggang ang kanilang pangako ay hanggang 2011 construction. Kaya dapat dito sa mahabang period ito, hanggang mag-normalize yung traffic doon, dapat ibaba nila yung pagkakas. Sir, 25 to 50 na? Yes, sir. At least 25 up to 50%. 23% okay na yun. But I think the public service is because of the major traffic flow obstruction. Tapos, sir, na-okay lang ba ng Skyway lang? Hindi. Sa akin, dapat pati yung SLEX, lubahan. Kaya dapat tignan ito ng toll regulatory board. Yung aking resolution nga ay nananawagan sa toll regulatory board. Tapos sa PNPC na ito yung tignan nila at ibaba yung rate. Sabagat hindi nabibigay ng Skyway at ng SLEX yung servisyo na kanilang pinangako. Sir, hindi ko panawagan niyo sa SLEX? Ang panawag sa nila, huwag na nila hintayin yung aksyon ng toll regulatory board. On their own, as part of their corporate responsibility for them to unilaterally declare a much lower discount, a much lower reduction.